Ilang taon ang lumipas, nagbalik si Liza Lafuente. Nag-apply bilang secretary ng isang bilyonaryong lalaki. Ang dahilan, una, upang mabawi niya ang kumpanya ng yumaon niyang ina. At pangalawa, ay upang makita ang pangalawa niyang kambal. Pikit mata niyang iniwan noon ang panganay niya sa labas ng bahay ni na Stephen Alfonte. Dahil hirap siya noon sa buhay. At dahil kamukhang kamukha ito ni Stephen, pinalaki at kinukup niya ito. Ang kambal ay bunga ng isang gabing hindi inakala na mabubuo. Ano kaya ang mangyayari kung magkatagpo ang kanilang landas at malaman ng lalaki na ang sekretarya niya ay ang babaeng matagal na niyang hinahanap at ina ng anak niyang lalaki, ang babaeng nakasama niya 7 taon nang nakalipas. Part 1. Madaling araw na maalimpungatan si Liza. Nakaramdam siya ng pagkaihi. Hindi familiar sa kanya ang lugar. Tatayo na sana siya at tag-unat mula sa higaan. Nang biglang may masanggi siya at biglang gumalaw. Nakaramdam ako nang mayroong pumulupot sa tiyan ko na kamay. At ito ay mainit. Agad akong natauhan at napatingin sa katabi ko. Ngunit napapikit na muli na makaramdam ng sakit ng ulo. Ano bang nangyari? Pilit kong inaalala ang nangyari. Hanggang sa magulat ako nang bumalik iyon lahat. Oh my God! Mahina akong sabi at agad na napatingin sa aking tabi. Doon inakita ko ang lalaking nakita ko kahapon at wala din itong suot na damit katulad ko. Muli akong napabalik sa pagkakahiga ko at kay bilis ng tibok ng aking puso. Hindi ko alam ang gagawin. Just had one night stand with someone stranger. My God, Liza! Anong ginawa mo? Kinalma ko muna ang sarili ko bago ko tuluyan naghatak ng lakas ng loob at hinawakan ang kamay ng lalaking nasa bewang ko. Maingat ko yung ginawa hanggang sa naging tagumpay ako. Muntik pa akong mahuli na gumalaw. Virgin pa ako kahapon. Ngayon hindi na. Gusto kong maiyak dahil sa nangyari. Ngunit ano magagawa ko? Andiyan na eh. Pinulot ko ang aking mga damit at pumunta sandali sa banyo para umihi. Mabilis lamang ako at nagbihis na rin dahil baka magising itong lalaking to. Pagkatapos ko ay agad akong lumabas. Sumilip muna ako sa kaliwa at kanan dahil baka may tao. Ngunit napukunot ang noo ko nang wala man lang ako makitang ibang kwarto dito. Lumabas ako at isinara ang pinto. Wala ngang ibang kwarto maliban sa kwarto na pinanggalingan ko. Ibig ba nitong sabihin na sa VIP room ako? At ibig bang sabihin mayaman siya? Napatampal ko ang aking noo. Malamang, kaibigan ni Ringo yun eh. Best man nga eh. At si Ringo isang kilalang batang negosyante. Malamang ganoon din ang mga kaibigan niya. Nang matapos ang seremonyal sa simbahan, ay dumiretso kami sa reception. Dito sila nagpakasal sa Batangas, kung saan ang probinsya nila Alona, na palagi naming pinupuntahan noon. At ang reception naman nila ay sa kanilang hotel, dito sa may tabing dagat. Mayaman sina Alona, at marami silang hotels at condominiums around the world. Hati-hati silang magkakapatid sa pagmamanage ng business na iyon. Andito ako ngayon sa may tabing dagat dahil ayoko muna makisalamuha sa kanila. Papalubog na ang araw. Mamaya na lang ako pupunta doon kapag gabi na. Gusto kong uminom ngayon. Siyempre para i-celebrate ang kasal ng kaibigan ko. At para good luck na rin sa akin kasi mag-iisa na naman ako. Kung tinatanong niyo ako anong trabaho ko, wala. Kagagraduate lang namin ni Alona last year at wala pa akong trabaho sa ngayon. Ang gusto ko kasi ay mag-aral uli para sa pagiging professional designer. I love designing dresses. Nang lumubog ang araw,
ay nagpa siya akong pumunta muna sa kwarto ko dahil meron ako ditong ibinigay sa akin ni Bea. Regalo niya sa akin nung gumraduate kami. Sabi ko sa kanya, hindi na iyon kailangan. Pero she insisted. At isa pa, para daw kapag bumisita daw ako at gusto mag-unwind ay meron ako maayos sa tutuluyan. Nagpalit ako ng suot at long back dress hanggang punong pa ako. Natatawa ako sa isip ko. Kasal to ng kaibigan ko. Pero nakablock ako. Wala siyang magagawa. At isa pa, alam niyang mahilig ako sa black. Dahil halos lahat ng gamit ko ay black. Minsan nga inaasan niya ako para na daw ako mangkukulam. Bumaba na ako gamit ng elevator dahil nasa 8th floor ang unit ko. Malaki iyon sobra at alam kong mahal yon. Pero iingatan ko yon tulad ng pag-iingat ko sa kanya. Pagbaba ko ay mas marami ang tao. Si Ringo kasi anak ng isa ring pinakasikat sa larangan ng negosyo. At sa batang edad ay nagmamanage na siya ng iba dito. Kaya maraming dumalo dito. Sa ngayon, at yung iba ay hindi nakapunta sa simbahan. Kaya mas maraming tao dito ngayon. Hinanap ko ang bar counter at doon ako naupo. Alam ni Alona kung saan ako hahanapin. Kung sakali man dahil alam niyang mahilig ako maupo sa bar counter at uminom kapag ganito may celebration. Give me a glass of tequila please. Nakangiti kong sabi sa bartender na agad naman itong ginawa. Nang ibigay niya iyon ay agad kong tinungga kaya napangiwi ito. Alam ko malakas ang iniinim ko. Pero who cares? Kilala ako ng mga tauhan nila Alona. Dahil kapag pinupuntahan namin ng hotel sila, ay pinapakilala niya akong isa sa mga boss. Ewan ko doon. Nang hingi pa ako ng panibago, hanggang sa makailang baso na ako at nakaramdam na rin ako ng hilo. Liza! Napatingin ako sa tumawag sa akin at nakita ko nakangiting sa Alona sa akin kasamang kanyang asawa na si Ringo. Kaya agad ako ngumiti sa kanila. Uy! The newlyweds is here! Masaya kong sabi na makapunta sila sa gawi ko. Lasing ka na, Liza! Nakasimangot na sabi ni Alona. Hindi no? Nagsa-celebrate ako dito, diba? Sabi ko at tinanong pa yung bartender. Ma'am, nakalima na po siya. Narinig ko ang pagsinghap ni Alona dahil sa sinabi ng bartender. Love, sa tingin ko kailangan na magpahinga ni Liza. Sabi ni Ringo na ikinatango naman ni Alona. Halika na Liza, ipapahatid na kita sa kwarto mo. Sabi nito at hinawakan ang braso ko. Pero agad ko yung inalis. No! Kailangan natin mag-celebrate. Kasal mo to ngayon eh. Kasal ng kaibigan ko. Kasal ng kapatid ko. Sabi ko at muling tinungga ang baso. Natahimik si Alona dahil sa sinabi ko. Nang hingi pa ako ng isang baso at hindi pa sana ako bibigyan. Ngunit nagpumilit ako. Itinaas ko ang baso sa harapan nilang dalawa. Para sa inyong dalawa. Sobrang saya ko para sa inyo, sobra. Pero alam mo, Bea, nalulungkot din ako. Kasi this time, ako naman yung mawawala ng kasama. Pero ayos lang. Kasi alam kong sasaya ka na talaga. Kaya hindi ko pagkakait sa'yo yun. Tinungga ko ang baso at inilagay iyon sa lamesa. Pagkatapos, humarap ako kay Alona at nakita kong umiiyak ito. Oh, bakit ka naiyak dyan? Hindi ba sabi ko sa'yo enjoyin mo lang ang araw na to? Tumayo ako at lumapit sa kanya. Muntik pa ako ma-out of balance pero kaya ko naman. Hinawakan ko ang labi niya at kinurba ko itong pangiti. Yan! Mas okay yan. Gumiti ka, Alona. I'm so happy for you. Be happy, okay? Sabi ko
at niyakap ko siya. Naramdaman ko na yumuyugyug na ang balikat niya. Kaya pati ako'y hindi na mapigil ang umiyak. Tumagal kami sa pag-iyak nang halos 3 minuto na magpa siya akong bumitaw na. Tama ng iyakan, sira ng makeup natin. Pagkasabi ko nun, ay humarap ako kay Ringo. Bago ako magsalita ay pinunasan ko muna ang luha ko. Hoy, ikaw Ringo. Kapag pinaiyak mo tong kapatid ko, ako makakalaban mo. Maliwanag? Huwag ka mag-alala, Liza. Ako nang bahala sa kaibigan mo. Hinding-hindi ko siya paiiyakin. Napangiti ako at tumango dito. Siya, sige, maiwan ko na kayo. Aakyat na ako. Lasing na ako eh. Enjoy your night. Pagkasabi ko noon ay agad akong umalis sa lugar na iyon. Paggewang-gewan mang ang aking lakad, ay kaya ko pa naman. Hindi muna ako dumiretso sa taas dahil sa dagat ako dumiretso. Pagkadating ko doon, ay agad akong napaupo sa buhanginan at umiyak sa aking tuhod. Masaya ako para kay Alona. Yun ang totoo. Pero mas lamang ang kalungkutan sa akin. Alam kong andyan lang sa Alona palagi. Pero iba na kasi ngayon. May asawa na siya. Hindi naman pwede na basa-basa na lang akong pumunta sa kanila mag-asawa. O di kaya, hindi siya pwede magtagal ng ilang araw dahil may asawa na siya. Umiyak lamang ako ng umiyak hanggang sa makaramdam ako ng kaginhawaan sa aking katawan. Why are you crying? Napalingon ako sa likuran ko nang mayroong magsalita. Wala akong makita dahil madilim dito sa party na kinalalagyan namin. Paano niya ako nakita dito? Sino ka? You're drunk. Natawa ako sa sinabi niya at umiling. Hindi ah, nakainom lang. Tawa kong sabi dito. Hindi kaya may masama tong gagawin sa akin? Kailangan ko ng tumakbo. Yan, Liza, inom pa. Let's go. I'll accompany to your room. Napatingin ako muli dito. Mabait naman pala siya. Akala ko hindi. Tatakbo na sana ako. Sure, please. Lasing na talaga ako. Iniabot nito ang kamay niya sa akin. Kaya agad ko itong hinawakan at tumayo. Ngunit dahil sa kalasingan ko, ay natisod ako at natumba kaming dalawa. Nasa ibabaw na niya ako ngayon at nakikita ko na ang mukha niya dahil nasisinaga na iyon ng liwanag. Siya yung lalaki kanina doon sa tabi ni Ringo, yung best man niya. Ang pogi mo. Nakangiti kong sabi sa kanya at ikinailing nito sa akin. Get up na woman! Umiling ako sa kanya at para mas lalong umikot ang aking mundo. Kaya napasandal ako sa dibdib niya. Inantay ko munang mawala ang aking hilo. Naririnig ko mabilis sa pagtibok ng puso niya. Ba't ang bilis ng tibok ng puso mo? Tanong ko sa kanya. Get up now. Nahihirapan niyang sabi. Ganun na ba ako kabigay? Nang makabawi ako, ay umangat ako ng tingin sa kanya at napatingin sa labi niya. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin, pero unti-unti kong inabot ang labi niya at hinalikan iyon. Ang simpleng halik lamang ay nauwi sa malalim na halik. Hindi ko alam pero hindi ako tumutol. Hindi ko alam kung paano. Ngunit naramdaman ko na lamang ang malambot na kama sa aking likuran. Hanggang sa nangyari ang hindi dapat mangyari. I'm in big trouble. Naalala ko na kung ano nangyari kagabi. Baka pagkwentuhan pa ako ng mayayaman na to. Nakakahiya ka, Liza. Isa ka na ngayon sa naikama ng mayaman na yon. Kainis ka. Naiinis sa sumakay ako ng elevator. Kahit na masakit ang katawan ko, wala akong pakaalam. Naiinis ako sa sarili ko. Nang makalabas ako sa elevator,
E dumiretso ako sa kwarto ko. Napasandal ako sa pintong nakasara na at napasabunot sa sarili. Kagagahan mo, Liza. Binigay mong virginity mo sa isang mayaman. At siguradong hindi lang ikaw unang naikama. Wala sa sariling napalakad ako papunta sa kwarto ko at napahiga doon. Napatulala ako sa kisame. I have to do something. Mayaman yun. Paniguradong ipapahanap ako nun. Kasi sa katangahang ginawa ko kagabi, ako ang nag-first move. Paano kung hindi ako tigilan at paulit-ulit na ganunin? Paano kung may mabuo? Oh my God! Agad akong napatayo dahil sa naisip ko. Katatapos lang na menstruation ko. No, please. Wala akong maalalas nangyari sa amin. Lasing ako. Naupo ako sa sahig na may carpet. Dahil doon, at puling napasabunod sa aking buhok. Kailangan kong gumawa ng paraan. Kung may mabuo man, wala akong magagawa. Tatanggapin ko ang sanggol total kasalanan ko. At hinding-hindi ko ipapaalam sa kanya. Ayoko maging alipin ng anak ko. Dahil lang sa mayaman siya. Pakamatahin lang kami. Teka, bakit nga ba anak agad ang naiisip ko? Paano kasi evaluation ko ngayon? Kailangan kong pumunta sa CCTV room. Puburahin kong kuha ng CCTV about sa akin. Total naka-fitted black dress na ako kagabi. Simula na magpalit ako, buburahin ko yun. Tumayo na ako. Nang lumabas na may hagip ng aking magandang mata. Ano yun? Sulat? Agad akong lumapit sa side table at nakitang may sulat nga. Dear Liza, alam kong mababasa mo ito. Puntahan mo ako sa breakfast area at mag-uusap tayo. Hindi kami aalis ng bansa hanggat hindi kita nakakausap. I'm really sorry, Liza. I love you. Love, Alona. Nagulat ako sa nabasa ko. So, hindi pa nakakaalis sa Alona? Kagabi dapat ang flight nila papuntang Paris dahil doon ang honeymoon nila. Naku, yung babaeng yun. At ba't siya nagsasorry? At gusto kong kausapin. Oh my God! Napatakip ako sa aking bibig sa pagkabigla. Nakailang oh my God. Naalala ko na yung nangyari bago ako mapunta sa bisig ng lalaking yun. Nasabi ko kay Alona na nalulungkot ako. Ano ba naman, Liza? Agad akong nagbihis ng panibagong damit. Dahil hindi ako pwedeng rumampa. Este, lumakad-lakad na nakadress. Mahirap na. Baka gising na yung lalaking yun. Pero syempre, bago ako dumiretso sa breakfast area, dumiretso muna ako sa CCTV room. Total kilala ako ng mga tauhan ni Alona, ay hindi ako mahihirapan pa. Kuya? Napatingin sa akin yung guard, kaya agad itong tumayo at nagbigay galang sa akin. Miss Liza, kayo po pala. Tumango ako sa kanya at pumasok ako sa loob. Kuya, may uutos po sana ako sa inyo. Pakisabi naman po sa isang housekeeper na pakilinis ang kwarto ko. Iintayin po kita dito. Ako muna magbabantay. Padumi na kasi eh. Lasing ako kagabi. Napasuka. Napatawa siya sa sinabi ko at agad na tumango at pumayag sa gusto ko. Nang makalabas ito ay agad kong kinalikot ng computer. Mabuti na lang at madali akong matuto sa lahat ng bagay. Kaya boom, deleted. Nakangisi kong sabi at pinagpagpang aking kamay. Napatingin ako sa isang solo na CCTV sa taas ng VIP room. Nakita kaya ako ni Manong na lumabas doon? Sana hindi. Nakakahiya. Napadako din ang mata ko sa breakfast area. Andun nga si Alona. Kasama niya si Ringo. Kanina pa kaya siya dyan? Naku,
Miss Liza, okay na po. Agad akong napatingin kay Kuya. Kuya? Kanina pa ba sa Alona dyan? Napatingin si Kuyang Manong sa itinuro ko sa kanya. Naku, oho, Miss Liza. Kabubukas pa lang ng breakfast area. Andiyan na si Ma'am Alona. Napangiwi ako dahil sa sinabi niya sa akin. Sigurado nag-aalala si Alona dahil sa sinabi ko sa kanya kagabi. Baka umatras pa yun sa honeymoon nila. Sige po, salamat po. Umalis na ako at agad na dumaretso sa breakfast area. Nang makapasok ako ay nakita ko agad si Alona. Ngunit wala na doon si Ringo. Agad akong lumapit dito. Alona! Agad siyang napatingin sa akin at tumayo at niyakap ako. Naramdaman ko ang pagyugyug na naman ng balikat niya. Mukha siyang problemado kanina noong inaantay niya ako. Liza, I'm sorry! I'm sorry! Shhh! Tahan na, Alona! Ano ka ba? Ayos lang yun! Sabi ko, habang tinatapik ang likod niya. Hinayaan ko na lang muna siya na umiyak sa aking bisig. Hanggang ilang minuto pa bago siya tuluyang kumalma. Mabuti naman. Okay ka na? Nakangiti kong tanong sa kanya na ikinatango naman ito. Mugto na mga mata niya at pulang-pulang ng kanyang ilong. Maganda si Alona. Mahaba ang buhok niya na color black na may brown at makapal ang kilay. Mahaba din ang kanyang pilik mata at minipis ang kanyang labi in shirt perfect. You love her. Napatingin si Steven kay Ringo dahil sa sinabi nito. What are you saying? Sabi ko mahal mo siya. Ngayon lang kita nakitaan ng kahit na anong emosyon, Steve. Bukod sa mga magulang mo, mahal mo yung babae, Steve. Sa bagay, siyang kauna-una ang babae na nakasama mo. Sumama ang timpla ni Steven dahil sa huli nitong sinabi. Huwag mong sabihin na ikaw, Maringo. It's not like that. Handa akong panagutan siya at sigurado ako magkakaanak kami. Napakunot ang noon ni Ringo dahil sa sinabi nito at maya-maya ay natawa. Alam mo, ikaw virgin boy ka. Hindi ganong kadali magka-baby. Nainis si Steven dahil sa pagtawa ni Ringo kaya nasapak niya ito. Aray ko, Steve! Ano ba? Nagsasabi lang ako ng totoo. Sigaw ni Ringo sa kanya. Then I'm saying the truth too. Sabi niya sa akin kagabi, she's a fool waiting. Kaya hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon ni Ringo. Natigilan si Ringo at agad na tumayo. Proud na nakatingin sa kaibigan. Wow! Nice one, tol! Akalain mo yun? Malakas lahi niyo, Steve. Alam ko magkakaroon yun. Sa ngayon, kailangan natin siyang mahanap. Napabuntong hininga si Steven dahil sa sinabi ni Ringo sa kanya. You're right. So, anong itsura ba niya? I don't know. What? Paanong I don't know? Eh, may nangyari sa inyo. Gulat na sabi ni Ringo. I don't know. I didn't see her face. Muling hindi makapaniwalang napatingin si Ringo dito. You are really dumb man. Nawawala yung babae ngayon. Malamang natakot sa'yo at umalis na dito. Muling umiling si Steven. I don't know. Either madilim at lasing ako. Hindi ko napansin ang paakyat kami dito. Kunot noong sabi ni Steven. You know, paano natin siya mahanap ngayon niyan? Hindi nakasagot si Steven dahil sa sinabi nito. Alam mo, mamaya na nga yan. Kumain na muna tayo. Sigurado akong kasama ni Alona yung kaibigan niya. Sabi nito at naglakad na palabas. Kaya sumunod si Steven. Whose friend? The bridesmaid? Yes. Don't tell me siya yun. Gulat na sabi ni Ringo dito na kinakibit balikat nito. No. Maybe yes.
I don't know either. Sagot nito sa kanya. Alam mo, ang tanga mo talaga. Paano kung mabuntis mo nga? Di nag-iingat. Basta pinabayaan yung babae. Shut up kung ayaw mo lang mamatay. Napailing na lang si Ringo at bumaba na sila. Pagkarating doon, ay nakita niya si Alona na lang ang nandoon. Oh, nasaan na si Liza? Sabi ni Ringo at hinalika ng asawa. Love, umalis na si Liza. Nagmamadali. Uuwi na daw siya at emergency. Sabi nito na napatingin kay Steven. Kinalma niya ang sarili. Baka mahalata siya. Oh, ba't nakasimangot si Steve? Tawang sabi niya habang naupo na sila. Nako, yung magaling kong kaibigan, may nakasamang babae. Kaso nawawala, ayun hinahanap niya. Kinakabahan si Alona dahil sa sinabi ng asawa. Alam niyang si Liza yun. Oh, nakita na ba? Hindi pa nga eh. Kahit itsura o damit hindi niya alam. Paano mahanap yun? Sabi ni Ringo na umiiling pa. Habang sa Alona ay napaisip sa sinabi nito. Ibig sabihin, walang alam kahit ng asawa niya. Ngunit nagulat sila nang tumayo si Steven. Uy, saan ang punta mo? CCTV. Plain na sabi ni Steven na mas ikinakaba ni Alona. Hindi niya alam ang gagawin. Hinahanap si Liza. Ngunit wala. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod sa CCTV room. Show me the CCTV footage last night. Agad na utos ni Steven na ikinagulat ng guard. Pero nang makita sa Alona na tumango, ay agad itong ipinakita. Ngunit nagtaka sila ng putol iyon. What? Bakit kulang? Takang sabi ni Ringo. Hindi ko po alam, sir. Sabi ng gwardya. This morning footage. Seryosong sabi ni Steven. Ngunit wala pa rin. Ibig sabihin binura ni Liza? Grabe. Ang talino talaga ng babaeng yun. What's wrong with your CCTV? Galit na sabi ni Steven at napasabunot sa buhok. Kitang-kitang pagka-frustrated sa kanyang mukha. Hindi alam kung paano hahanapin ang babae. Samantalang si Alona ay nakahinga ng maluwag. Hindi na niya kailangan pang sabihin sa asawa dahil wala ding alam ito. Mananatiling sekreto ang lahat. Dito na po nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Ano kaya ang mangyayari sa tagpong ating iniwan? Malaman kaya ni Steven na si Liza ang babaeng nakasama niya ng isang gabi sa kwarto niya? Yan po ang ating aalamin sa sunod na kabanata. Salamat po at ingat tayong lahat!